Magandang araw mga bata, ito ang continuation ng aking video tutorial tungkol sa kung paano mag-submit o mag-turn in ng assignment sa Google Classroom gamit lamang ang inyong mobile phone. Nung nakaraan, ang itinuro ko ay kung paano mag-turn in ng walang attachment. Ibig sabihin, doon kayo mismo gumawa, nag-create o nag-edit ng inyong assignment sa mga Google Apps na available. Ang example natin ng part 1 video ay gumamit tayo ng Google Docs. Ngayon naman, ang ituturo ko ay mas madali dahil ang ipapasa nyo ay yung My Attachment. May iba't ibang klase ng attachment na available sa ating Google Docs or sa ating Google Suite. Meron sa Drive, sa Link, sa File, sa Pic Photo o sa Camera. Ang gagamitin natin ngayon ay kukuha tayo ng picture dyan sa inyong photo gallery o pwede nyong gamitin din yung camera. Dahil ang isi-send ninyo ay picture ng ginawa ninyo na maaari nyong ginawa sa inyong notebook o sa papel. Umpisahan na natin. Pero bago yon, huwag uling kalimutang mag-subscribe. Bago ulit tayo magsimula, kailangan naka-sign in kayo sa inyong Google Suite account. Kapag naka-sign in na, hanapin uli ang Google Classroom apps at ito'y buksan. Pag nabuksan na ang Google Classroom apps, buksan na rin ang classroom na kailangan nating puntahan, and then i-click or buksan ang assignment na kailangan nating sagutan, and then i-click din ang arrow na ito para i-open at makapag-add na tayo ng attachment. I-click itong plus sign na ito para makapag-add tayo ng attachment. So makikita nyo dito may iba't ibang klase ng attachment. May Drive, may Link, may File, pwedeng take photo or record video. Pero ang gagamitin natin ngayon ay Open File. Pwede rin piliin ang take photo in case hindi nyo pa nasisave ang inyong picture sa inyong gallery. Ang susubukan natin ngayon ay ang open file. Kukunin natin ang ating file sa ating photo gallery, pipiliin natin. At pag sigurado na tayo, naklik na natin. Hintayin lang nating mag-load. Depende na naman ito sa bilis ng ating internet. Hintay lang konti. Ayan. So, nakita nyo na naka-attach na yung inyong file. So, ngayon, pwede nyong i-check pag binuksan nyo. Ayun yung ginawa ninyo. And then, ito na naman. Ang mahalagang bahagi ay ang pag-turn in. Click natin yung turn in and then i-click natin yung submit to confirm. And then, makikita natin dyan. Magbabago uli yung magiging add and submit kung at turned in. Okay. So, yan na. Tapos na. Ganun lang kadali. Salamat. Sana mga bata nakatulong ito. Huwag nyo uling kalimutang mag-subscribe sa channel ko at panoorin pa yung iba pang video. Good day!